So eto na mga kaibigan, Barangay Ginebra may banta sa finals kontra sa kupunan ng TNT Tropang Giga. At Coach Yeng Giao hindi makapaniwala na aabot sa finals ang Barangay Ginebra. Bago natin yan ipagpatuloy, huwag po munang kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel and then pahitarin ang notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, siguradong talaga ang finals ng Barangay Ginebra kontra sa kupunan ng TNT Tropang Giga. Sa linggo yan mga kaibigan, marami nagsasabi na mahihirapan nga daw po no, ang Barangay Ginebra sa TNT dahil sa kanilang panibagong sistema. Hindi makapaniwala itong si Coach Yeng mga kaibigan na aabot po sa finals ang Barangay Ginebra. Paano ko nasabi? Dati po kasi sa opening pa lamang ng conference, nakita naman natin hindi maayos at walang consistent na play ang mga player po ng Barangay Ginebra. Bukod pa po dyan, kulang na kulang din sa lineup na maayos ang Ginebra mga kaibigan. Wala silang big man, si Japet lamang ang kumakalabaw po sa depensa ng Barangay Ginebra. Marami din nagsasabi na mas malaki ang tsansa ng TNT Tropang Giga dahil nga po nung huli nagkaharap sila ay tinalo ng TNT etong Barangay Ginebra. Nung time po kasi mga kaibigan na tinalo ng TNT etong nga pong Barangay Ginebra ay available po noon etong nga pong si Mikey Williams. Pero ngayon hindi po mga kaibigan. So malaki din ang tsansa ng Barangay Ginebra. Kahit po walang Malonzo ngayon, si Sistan wala na rin, oh. Japet lang ang meron tayo at si Jeremiah Gray hindi rin nakakapaglaro. Ang kagandahan po ngayon sa Barangay Ginebra, meron po silang RJ Abarientos at Stephen Holt, which is alam naman natin kahit hindi po ganun ka-consistent ang kanilang play, naaasahan sila sa mga intense and crucial games sa loob at sa labas mga kaibigan. Alam natin no, at sinasabi din ng ilan, ang magiging banta nga daw po sa pagkakampiyon ng Barangay Ginebra ay eto nga pong si RHJ mga kaibigan, yung import po ng TNT, si Ronde Hollis Jefferson, which is alam naman natin katapat po yan ni Justin Brownlee. Pero nakita natin tinalo na ni JB no, etong si RHJ mga kaibigan ilang beses na, especially noon po sa Asian Games elimination no, si RHJ nasa Jordan, si Justin Brownlee no naglalaro sa Gilas Pilipinas. So masasabi natin kayang-kaya ng Barangay Ginebra na magkampiyon. Wag lang daw po mapupud poison no, or mapud poison na itong si Justin Brownlee. So anong tinutukoy nila doon? Ibig sabihin wag may injury, wag pong mapapersa or mapapasama mga kaibigan no, o wag makakalabaw ng malalakas na player. At kayang-kaya naman talaga ni JB. Pag ganito mga intense and crucial game po talaga, ang binabanatan po ng kalaban dyan, itong si Justin Brownlee. Alam natin no, halo si JB ang bumubuhat po sa Barangay Ginebra ngayon dahil sa napakagandang play niya. Lalo siyang lumalabas or lalo lumalabas ang adrenaline rush po ni Justin Brownlee kapag ganitong finals na. Dyan po talaga siya naaasahan, especially yung kanyang mga buzzer beater shot. So marami na man ang hindi makapaniwala na muli pong nakapasok sa finals ang Barangay Ginebra. Pero eto na tayo mga kaibigan, napakalaki ng tsansa. Kung titignan ninyo sa 100%, nasa 70% ang chance ng Barangay Ginebra na magkampiyon kontra po sa TNT. Kasi nga po no, ang Barangay Ginebra tinalo ang isa sa pinakamalakas sa kupunan dito sa PBA, which is ang SMB no. Nakita naman natin yung very obvious yung mga laban no, natatalo man ng Barangay Ginebra pero never say na yun naman, pumabawi po, natalo nilang SMB. How much more eto pang TNT mga kaibigan, at tsambahan lamang makapasok sa finals. So yun lamang update natin, please huwag kakalimutan mag like and subscribe. Maraming salamat po.